guys, welcome back again sa aking channel. Ayan. Ngayon po, ang i-share ko sa inyong video ay, ayan, magluluto po ako ng laham or kambing na ilalagay lang po siya sa aluminum foil. Lagyan ng mga ingredients. Mayroon din dyan patatas, carrots, tsaka yung talong na puti, sibuyas, bawang. Nalagyan siya ng bawang. So, wait lang. Tapos guys, wait, so ayan, lagyan natin ng bawang. Mas masarap pagka maraming bawang kasi para mawala yung ano, alam mo, yung amoy, tsaka maraming sibuyas. Lagyan natin ng asin. Kanina nilagyan ko na ito ng asin, pero dagdagan natin ng konti. Ayan. Tapos, talagyan natin ng pamintang durog. Para medyo maanghang-anghang ng konti. And then, lagyan natin ng kumun. Hindi ko alam kung ano tawag ito sa ano. Sa Pinas ko mayroon ito. Yan, mga, basta mga ingredients ito guys, pang ano nila dito. Pang tanggal ng mga amoy-amoy. And then, lalagyan natin ng hord. Yan. So, para mas malasa, lagyan natin ng konting Maggi. Ngayon guys, dito ay 12 o'clock na ng tanghali. Tapos, kaya po siya lulutuin na ngayon dahil ito ay 2 hours bago siya maluto. Kasi kailangan, dahil nga sa aluminum foil lang siya ilalagay, walang sabaw. So, kailangan yung kanyang apoy ay mahinang mahina lang para hindi siya masunog. Masunog yung sa aluminum foil, tapos yung karne eh, hilaw pa. So, kailangan maliit lang na apoy. Kaya, abot siya ng mga siguro mga 1.5 hour or 2 hours, ganyan. Para siguradong ano talaga, lutong-luto talaga yung karne. So, ayan. Paborito kasi ito ng boss ko. So, ito yung ni-request niya sa akin ngayon na lutuin. Ayan. So, halu-haluin lang natin. Naghugas po ako ng kamay, ha? Maraming sibuyas. Kaya, tanggal sigurado ang amoy nito. Diba, alam nyo guys, yung kambing, diba, parang matapang yung amoy niya. Parang mapanghi. Mundo ko mapanghi nga. Parang gusto kong dagdagan yung ano, yung ito. Dagdagan ko ng isa. Kasi gusto ko yung gulay niya yan. So, yun. Himas-himas. Kailangan lang himas-himasin ng konti para ma-mix yung kanyang lasa, yung sa asin, sa Maggi, tsaka yung may bawang sibuyas. So, kailangan natin lamas-lamasin. Lamas-lamasin. Tsaka, gusto kong lagyan na para mabango. Ito yung tinatawag nila ditong girfa. Ayan. Kahoy siya guys, pero mabango ito. Ayan, para pampabango. And then, lagyan natin ng hel. Ito yung hel. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa atin. Kung mayroon ba nito sa atin. Sa Pinas. Ito guys, oh. Yan. Hindi ko alam kung mayroon niya sa atin. So, lagyan natin yan. Para sure talagang yung karne ay mabango. Tsaka malasa. Gusto kong dagdagan ng kumun. Ulit.
Ayan. So, okay na. Asin ng konti. Okay na. And then, yung paminta. Konting paminta ulit. Para swak na swak yung lasa. So, ayan guys. Ilalagay na natin siya sa pressure cooker ng 1 and half hours to 2 hours. Para, okay, gusto ko ulit dagdagan yung hord. Parang turmeric. Turmeric pa tawag nito sa ano. Okay. Lagyan natin ng konting olive oil na pang ano talaga. Yan. Para hindi magdikit yung karne sa aluminum foil. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, ayan po yung aking, bismillah, yung aking lulutuin kambing na may gulay siya, may patatas, carrots, tapos yung white na kalabasa, yung tawag nila dito, may basa, may sibuyas, bawang, tapos mga ibang ingredients dito sa na ginagamit nila dito sa Saudi para pampabango, pampalasa. So, ayan. So, I think okay na lahat yung ingredients, kaya ipapalasa na natin. Wait. Lagyan ko pala muna ng konting tubig lang. Ayan, konti lang. Para, kasi magbumayos naman yan siya mamaya. So, ayun. Ayan, okay na yan. And then, ipapalasa natin siya. At make sure na hindi mabutas yung aluminum foil. Kasi pag mabutas yan, guys, baga parang magsingaw na siya dun sa pressure cooker. So, mas maganda talaga yung hindi siya mabutas para yung sabaw niya nandito lang talaga at mamaya sa loob. So, ayan. Kailangan lang natin i-close. Sana huwag pang mabutas. So, good luck. Good luck sa ating ulam ngayong araw na ito. So, ayan. So, ilalagay na natin dito sa ating pressure cooker. Bismillah. Okay. So, ayan na siya, guys. Nasa loob na siya. Yan, ganyan lang siya. So, wala, di ba wala siyang sabaw? As in, yun lang talaga yung, antayin lang yung mag-moist yung karne, tsaka yung mga gulay dun sa loob. Tsaka kunting tubig lang para hindi agad siya magdikit sa aluminum foil. So, ayan. At ilalagay na natin sa apoy. At i-close na natin. Yan. So, ayan. I-close na natin siya. So, ilalagay na natin siya sa apoy. So, ayan guys, nilagay ko na siya sa apoy. Ayan, ito lang yung kailangan, ganyan lang siya kaliit. Maliit pa, kung hanggat maaari, liitan pa siya. Pero dahil siya sa bago pa lang siya inilagay, okay lang niya na medyo ano pa, para madali siya, parang magsirit ba. So, ayan, antayin natin ng mga 1.5 hours to 2 hours. So, habang nag-aantay tayo ngayon, ay paliliguan ko naman yung aking alagang matanda. Kasi Friday ngayon, kumbaga parang church day nila, pero hindi naman yung matandang babae pupunta ng mosque. Dito lang siya sa bahay. Yung boss ko yung pumunta. So, kailangan siyang maligo. Suklayin, lagyan ng cream yung buhok, lagyan ng papango, para ayos.
So, ayan guys. I-update ko kayo mamaya pag naluto na. Okay? Thank you po. So, ayan guys. Check na natin yung ating niluto. Kasi ano na. 1 hour and 45 minutes. Siguro okay na siya. Tingnan natin. So, ayan siya guys. Wow, mashallah. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag nilagay ko na sa pinggan. So, malambot na yung karne. Yan, malambot na. So, wait lang guys. Lagay natin sa pinggan kasi kakain na rin kami. So, ayan na guys yung aking niluto kaninang karne. Ayan. Kakain na kami. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. At thank you po sa inyong support palagi sa akin guys. Sa lahat ng teams, families, and friends. Maraming salamat po. Thank you guys. Bye. God bless everyone.